Kapag gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Anumang pigil ang gawin mo. Pero kapag ayaw ng Diyos, hindi mangyayari kahit anong pilit ang gawin mo. Kapag gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari, malulubos at malulubos. Kahit wala ka, kahit tumanggi ka, pero magsisisi ka kung tumanggi ka. Isa si Gamaliel sa mga itinuturing na napakagaling na guro noon nung kapanahunan ng ating Panginoon. At matapos ang kapanahunan ng Panginoon, hindi lamang po ako sigurado sa taon. In fact, sasabihin ni San Pablo na siya ay naging estudyante ng gurong ito. May nabasa nga ako na sinasabi daw sa mga unang istorya na sinasabi rin ni Gamaliel na naging estudyante niya si San Pablo. Na napakagaling at napakamatalino. Ang problema nga lang daw ni Gamaliel kay San Pablo ay napaka bookworm nito. So naubusan siya ng ipababasa. Anyway, balik tayo kay Gamaliel. So nandun yung pamimitagan sa kanya. Kasi makahulugan yung mga sinasabi niyang salita talaga. At isa na nga po dito ay yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Kung paano niya dinescribe ang kilusang itinatag ni Kristo, ang Kristyanismo, na noon ay umuusbong pa lang na ayaw naman ng mga Hudyo. Ang sabi ni Gamaliel ay ganito, huwag niyo silang pakialaman, sapagkat kung ang proyektong ito, hindi naman ito yung eksaktong salita, pero parang ganito, ay galing lang sa tao, hindi magtatagal ito, mabubuwag ito, mawawala ito. Nagbanggit pa si Gamaliel ng ilang mga tao na nagtatag dati ng samahan, pero nang mawala at namatay na, nabuwag na yung samahan. So ang sinasabi niya, ganun din ito. Kung ito'y dahil lamang sa tao, huwag kayong mag-alala, mabubuwag ito. Pero kung ito ay dahil sa Diyos, ay nasa imposibleng sitwasyon tayo para hadlangan ito. So dito mo makikita yung wisdom ni Gamaliel sapagkat napaka-logical ng kanyang sinabi. Minsan ay nasabi ko na sa isa sa mga quotes ko sa FB page ay ganito, kapag gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Anumang pigil ang gawin mo. Pero kapag ayaw ng Diyos, hindi mangyayari kahit anong pilit ang gawin mo. So basically, yun ang sinasabi ni Gamaliel sa Kristyanismo. Na alam naman natin, napatunayan natin na gusto talaga ng Diyos ang relihiyong ito. Ano ang sabi ng ating Panginoon kay San Pedro? Sa Mateo 16:18, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa simbahan ito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kapatid, ilang libong taon na ang simbahan ito. Ang dami nang nag-attempt na sirain ito mula sa labas hanggang sa loob. Yun ang mas matindi. Ang mga nanira sa simbahan ito ay hindi lang galing sa labas, galing din sa loob. Galing sa isang Kristiyano, galing sa isang Katoliko, galing sa isang pare, galing sa isang obispo, yun ang mas matindi. Pero kahit ang kontra o ang kasiraan ay galing hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob. O nakita ninyo, hanggang ngayon, matatag ang simbahang ito. Bakit? Maliwanag na ginusto hindi ng tao, kundi ng Diyos ang simbahang ito. Kapag ginusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Kapag ayaw ng Diyos, mawawala at mawawala na parang bula, hintayin mo lang. Pero kapag ginusto ng Diyos, wala kang magagawa. Sa Old Testament, abay, nagkalat din yung mga example para dyan. Lalo na para sa piniling bayan, ang mga Hudyo. Iba kayo nagtataka, napakaliit na bayan ng Israel, hindi masakop-sakop yan. Hindi mapagtagumpayan yan. Kasi pinili talaga ng Diyos na bayan niya. Hindi ko sinasabing sila lang ang purpurito, pero nangako kasi ang Diyos. At kapag nangako ang Diyos, ito ay kanyang tinutupad na lubos. Well, huwag muna nating isipin yung mga mangyayari sa kinabukasan. Yung sa Old Testament na lang, sapagkat napatunayan na yan. Kung bakit ang demonyo, para bang ang laki ng galit sa mga Hudyo. At simula noon hanggang ngayon, gumagawa ng paraan ang demonyo para lupigin, lipulin ng mga Hudyo. Marahil alam ng demonyo talaga na sa lahi ng Hudyo magmumula si Kristo, ang Diyos na magkakatawang tao. Kaya mula noon ay ginagawa niya talaga ng paraan para mawala sa mundo ang mga Hudyo. Sa pag-iisip ng demonyo na kapag yun ay ginawa niya, mahirap ang magkatawang tao ang Diyos na si Kristo according sa plano
na ito'y magmumula sa angkan ni David, sa angkan ni Abraham. At sa Old Testament niya, ito ang isang halimbawa para dyan. Bukod pa sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa pagkakaalipin sa Egypto, ito pa yung isang halimbawa. Ginamit ng demonyo ang isang tao sa pangalan Haran or Haram upang diktahan sa panlinlang na pamamaraan ang hari ng Persya na patayin ang lahat ng mga Hudyo. Ang Persya dati ang pinakamakapangyarihan bago pa ang imperyo ng Romano. Na halos lahat ng parte ng buong mundo ay sakop ng imperyo ng Persya. By divine providence, alam po ninyo, ang isa sa naging reyna ng Persya, na naging asawa ng hari ng Persya, isang Hudyo, si Esther. Kaya doon sa Bible, may Book of Esther. Ito yung istorya ngayon. To cut the story short, ginamit ng demonyo si Haman para diktahan ang hari na maglagda ng isang dekreto na pagdating ng araw na ito, papatay ng lahat ng Hudyo. At ang insentibo ay ito, sino mang makapatay sa isang Hudyo, lahat ng pag-aari niya, sa'yo na, ay talagang papatayin mo. Ang ginawa ni Mordecai, pamangkin niya si Esther, nag-send siya ng mensahe kay Esther, gawan mo ito ng paraan, pigilan mo ang hari, pawalang bisa niya ang dekretong ito. Ang sabi ni Esther, hindi mo naintindihan. Hindi ako po pwedeng pumunta, sumulpot na lamang sa kaharian ng hari. So, ibig sabihin, hindi sila nakikita ng hari. Matagal na akong hindi pinapatawag ng hari. At kapag sumulpot ka pala sa kaharian para kausapin ng hari na hindi ka pinapatawag, pwede kang patayin. Ora mismo ng mga gwardya niya, unless itataas ng hari ang gintong setro niya. Naintindihan niyo na? So, yun ang ikinakakaba ni Esther. Papatayin siya. Sapagkat ilang araw na hindi siya pinapatawag ng kanyang asawa. Ang sabi ni Mordecai sa kanya ay ganito, Esther, parang ganito yung sinabi, anong malay mo? Talagang iniligay ka ng Diyos sa pagkakataong yan para sa pagkakataong ito. Na kapag pinalampas mo, pakisihan mo, sapagkat maliligtas pa rin naman ang mga Hudyo sa ibang paraan, pero pakisihan mo na ang gampanin mo sana ngayon ay iyong tinanggihan. Ang galing nun! Nakita niyo yung pananampalataya ni Mordecai? By the way, nailigtas talaga ang mga Hudyo. Buti na lang! I can imagine Esther, buti na lang, hindi ako tumanggi. Kung hindi, siguradong ako'y magsisisi. Ang ganda nung sinabi ni Mordecai, kahit tumanggi ka, maliligtas pa rin ang mga Hudyo sa ibang paraan sapagkat gusto ng Diyos yan. Pero pag-isihan mo, kung tatanggihan mo ang pagkakataong ito na maging bahagi ka ng pagliligtas na yan. Brothers and sisters, naniniwala ako, bawat isa sa atin kasi nag-iisa. God really placed us in a very particular, special situation in our lives in order for His will to be accomplished through us. And that should excite us. That should make us glad na pinipili tayo ng Panginoon na maging bahagi ng Kanyang magandang nilalayon. Yun yung makikita mong attitude ng mga alagad sa ating unang pagbasa. Kung nagsisimba po kayo sa mga nagdaang araw, magkakasunod yan eh. Nagpipreach sila about the gospel, about Jesus who rose from the dead. Pinagbabawalan sila, pinakulong sila, pinabugbog sila. Ngayong lumaya, aba, muli nilang ginawa yung dahilan kung bakit sila binugbog at kinulong. Kung kayo yon, uulit pa ba kayo? Umulit! Sapagkat nandun ang kanilang gladness, nandun ang kanilang excitement, gusto kong maging parte ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat kung hindi ako magiging parte nito, lalaganap pa rin naman ang mabuting balita sa buong mundo. Pero kung hindi ako magiging parte nito dahil tatanggi ako, pagsisisihan ko. See that? Nakita po ninyo, ha? Kung isa-segue natin sa Ebanghelyo, yung mabuting hangarin at plano ni Kristo na pakanin ang libu-libong mga katao. Tinanong niya si Felipe kung paano makakakain ng mga tao. Aba, tumanggi? Wala po tayong pagkain. Ganun din yung ibang mga disipulo. Hanggang sa i-volunteer yung bata na may sibada, tinapay, at isda. Isipin po ninyo, yung bata may baon, yung matanda wala. Ayaw lang talaga nilang magbigay. Pero I can imagine yung naging reaksyon ng mga disipulo nang mula doon sa tinapay at isda na bigay ng bata, gumawa si Kristo ng himala. Sigurado ko ang naging reaksyon ng mga alagad. Ha? Eh sayang pala. Dapat yung dalakong isda, dapat yung dalakong tinapay ang binigay ko. Nagtago pa kasi ko. Yun sana ang pinagmula ng milagro.
Ay, kaya nga siguro dumami ng sobra-sobra yung mga tinapay at isda, sapagkat yung mga tao, ay, papakita ko na rin yung dala ko, yung baong ko, baka mapansin ni Kristo. You see? Kapag gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari, malulubos at malulubos. Kahit wala ka, kahit tumanggi ka, pero magsisisi ka kung tumanggi ka. Ang dalas kong marinig mula sa inyo, Father, talagang nilagay ka ng Diyos diyan para mapatayo yung simbahan na yan. Ang dalas ko rin namang sinasabi, nagkataon lang pong ako yung pare. Kasi kahit hindi ako yung pare, matatayo pa rin ito. Pero kung tumanggi ako at sinabi ko sa obispo, Bishop, wala naman pong simbahan, wala naman kumbenta, ayoko. Tuwing madadaan ako sa simbahang ito, siguradong iuuntog ko yung ulo ko at magsisisi ako at hindi ako naging bahagi ng pagkapatayo ng simbahang ito. O di ba't kayo rin? Minsan nababasa ko sa FB, sa mga messages ninyo, kahit konti lang yung binigay ko, sigurado kung parte ko kung bakit natayo ang simbahang ito. Diba? Diba't yan ang pakiramdam ninyo kapag pumunta kayo dito? Naging parte kayo ng proyekto ng Diyos na ito. Kung hanggang ngayon hindi kayo parte, ay hindi pa huli ang lahat. May pinapagawa pa tayo. Joke. Sabi ko naman sa inyo eh, kung kailan dumating yung blessing, sige po, bahala po kayo. Wala akong pinipilit sa inyo at alam niyo yun. Alam niyo yun. Pero talagang iba yung pakiramdam na maging parte ka ng proyekto ng Diyos. Sa inyong bayan, sa inyong simbahan, sa pagpatayo ng simbahan, simbahang bato at simbahan ng pamayanan ng mga tao, sa proyekto ng Diyos para mapagbagoy mo yung asawa mo, para maitaguyod ang kinabukasan ng mga anak ninyo, sa proyekto ng Diyos para maalagaan hanggang kalamatayan ng mga magulang mo. Kapatid, proyekto ng Diyos yun, di proyekto mo yun. At kapag proyekto ng Diyos, huwag kang mag-alala, may pondo. Mahirap lang naman magpatayo pag walang pondo, di ba? Ma-stress ka? Alam niyo ba ako, sa lahat ng nag... Ay, ewan ko maniniwala kayo. Pag na-stress ako, ano ba ihuhumili ko? Ano ba nasabihin ko? Maglilinggo na naman. Kapag na-stress ako, sa mga tao dito, na-joke lang. Alam niyo ba, hindi, walang biro. Pag na-stress ako, pupunta lang ako dito sa simbahan. Hindi pa buo ah, habang ginagawa. O sige, saan kayo nakakita ng ganon? Saan kayo nakakita ng ganon? Na kapag pumupunta sa pinapagawa, nawawala yung stress. Di ba, dapat pag pinupuntahan mo yung pinagagawa mo, na-stress ka? I swear! Masama mang magsumpa. Kapag gusto kong mawala ang stress ko, pumunta ako dito. Kasi nakikita kong paano kumikilos ang Diyos para itayo ang simbahang ito. Pag proyekto ng Diyos, sandaan ninyo may sapat na pondo. At hindi lang ito pera ha! Kasi sinabi ko, proyekto ng Diyos, yung pagbabago ng asawa mo, yung pagkakaisa sa pamilya ninyo, yung ikaditinunong anak mo, yung magandang kinabukasan ng mga ito. Kapatid, hindi lang proyekto ng Diyos ang may sapat na pondo ng pera. May pondo rin niya ng pagmamahal. Dadagdagan niya yung pagmamahal mo, yung pasensya mo, yung kababahang loob mo, yung kalawakan ng isip mo, yung kalusugan mo. Hindi ka kukunin ng Panginoon nang alam niyang kapag nawala ka, hindi matutupad ang kanyang magandang plano, lalong-lalo na para sa mga anak mo. Hindi ka magkakasakit ng malupa. Ay, claim it. Sapat ang pondo, not just materially, spiritually. Eh, ilang buwan na tayong nagmi-miss simbahang ito. Hanggang ngayon, I am in awe. Ha? Ang bilis nito. Kung papaanong kapag nagpaunlakas sa proyekto ng Diyos sa buhay mo, lalong-lalo na sa pamilya ninyo, darating ang pagkakatong, isipin mo, paano ko lalampasan yun? Paano ko yun nagawa ng paraan? Paano ko yun nalusutan? Ay nako, huwag mo nang isipin at isipin. Kasi wala kang maiisip kung nakasentro ang tanong mo sa sarili mo, paano ko yun? Paano ko? Eh hindi nga ikaw eh. Ginamit ka lang. Pero dun ka kukuha ng kaligayahan. Sapagkat naging biyaya ka sa iba, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Tandaan natin, ang pinakamagandang biyaya ay hindi yung makakuha ka lang ng biyaya, kundi yung makukuha mong biyaya, may papamahagi mo sa iba, lalong-lalo na sa mga taong sa iyo ay mahalaga. Yun ang ultimate na biyaya, na iyong ikasisiya. On the other hand, kung papaanong tayo ay masisiyahan kapag nagpagamit tayo sa Panginoon sa kanyang mga magandang plano para sa bayan, sa simbahan at sa inyong tahanan, ganun din naman ang pag-iisihan natin kapag tumanggi tayo. Sapagkat kapag gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari kahit wala ka, pipili siya ng iba. At kaiinggitan mo
yung pipiliin niyang iba. For all you know, kung single parent ka, darating at darating ang pagkakataon na magsisisi ang asawa mo na iniwan niya ang anak ninyo sa iyo lang at wala siyang sinuportahan kahit isa. Sapagkat kapag gusto ng Diyos mangyayari, magkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak mo kahit walang tulong ang irresponsableng asawa mo. Ikasisiya mo yon, ikapagsisisi naman niya yon. Lalo na kapag humarap yung anak ninyo sa kanya, natitulado na at fulfilled na, magsisisi siya. Na kahit konti ay hindi siya naging bahagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak niyo dalawa. Maingit ang mga kapatid mo sa iyo. Kung sa iyo tumanda, nagkasakit at namatay ang magulang. Lalo pa sila tumanggi, ang dami nilang dahilan. May pamilya kami. Gipiting kami. May trabaho kami. Ay, hindi man nila aminin, maingit sila sa iyo. Sapagkat ikaw ang nakapag-alaga sa mga magulang ninyo. At sigurado ko hindi man sabihin tahasan, mapupuri ka ng kapatid mo at ng kaibigan mo. Kung ikaw ay tumulong sa kapatid mo na kapatid din niya, sa kaibigan mo na kaibigan din niya o kakilala niya, na tinanggihan niya, ha? Pero ikaw ang sumalo para sa kanya. Sapagkat kapatid niyo siya, kaibigan siya. Kapatid, again, walang-wala kang pag-iisihan. Kapag binigay mo sa Panginoon ang sarili mo upang maganap ang kanyang magandang kalooban sa simbahan, sa bayan, sa ating mga sariling tahanan. Pero kapag ikaw ay tumanggi, kapag nararamdaman mong sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag mong pabayaan ang anak mo. Huwag mong pabayaan ang magulang mo. Intindihin mo pa ang kapatid mo. Kapag tumanggi ka, nagsisisi ka. Sapagkat gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan upang matupad ng kanyang magandang kalooban kahit wala ka. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Kung ikaw naman ngayon, yung sinasabi ko nagpapagamit sa Panginoon, ka mag-alala, may sapat na pondo materially and spiritually para dyan.